pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga minamahal na kapatid, ang Panginoon ay suma sa atin. Tayo naman ay sumakanya. At upang maging lalo tayong maging Kanya, ay hilingin natin ang tawad sa ating mga kasalanan. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos, at sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan matubos at mabuhay. Ang pagako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo, anak mo, taming Panginoon, na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupan lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin, sa aking katawang makalaman, kayang-kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko, kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit, nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip.
Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ang kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang utos mo'y susundin ko, di ko ito tatalikdan. Pagkat dahil sa utos mo, ako ngayon nabubuhay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo'y iyong iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sisikap. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tumayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag ka nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan. At gayon nga ang nangyayari. At kung umiihip
ang hanging timog ay sinasabi ninyong iinit at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbaba o marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit, bakit hindi ninyo mabasa mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasiyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal. Habang may panahon, baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huliang sentimo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid sa Pung Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Yung mga pagbasa natin ngayon, tila hindi magandang balita ang dala. Narinig naman ninyo ang mga huling kataga ng Ebanghelyo. Sabi dito, sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huliang sentimo. Ang gustong sabihin, ang lahat ng ating mga masasamang gawa ay pagbabayaran natin. Hindi ka maaaring gumawa ng masama at sabihin mong, ito basta mapapatawad na lamang. Oo, mapagpatawad ang Panginoong Diyos. Ngunit tandaan mo, ang Panginoon ay humihingi naman ng pagbabago ng ating kalooban. Hindi basta patatawarin ka lamang. Hindi. Kinakailangan mo ang pagsisisi sa ganang iyo. Magbago ka at ikaw ay patatawarin. Ito nga po paano ko magbabago? Tila naman mahirap magbago. Narinig naman ninyo ang unang pagbasa. Sabi sa unang pagbasa, ang gusto kong gawing mabuti, hindi ko ginagawa. Ang masamang ayaw kong gawin, yun ang aking ginagawa. Nako, paano yun? Gusto mo na nga gumawa ng mabuti, hindi mo pa magawa. Gusto mong iwasan ng masama, hindi mo naman maiwasan. Paano ngayon? Ito ang magandang balita. Kung hindi mo kaya, ang Panginoon kakayanin yan at ipakakaya sa iyo. Kanya, wika nga ni San Pablo sa kanyang unang sulat, miserableng tao ako. Sino ang makapagliligtas sa akin sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kasalanan? Ang sagot, salamat sa Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Yan ang magandang balita. Mahina ka man, kaya ng Diyos. Mahina ka man, ipakakaya sa iyo ng Diyos. Basta matuto ka lamang lumapit sa Kanya. Kaya sabihin natin, mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa akin. Tayo po lahat. Ikaw ang aking kaligtasan. Amen.
Tumayo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, ang Panginoong Diyos ay mawain at mabiyaya. Kaya sabihin natin, mahal na pong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin na wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Hesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, Ina ng Hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, na sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Hesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak ng Diyos ay pag-ibig. Maipayag nawa namin ang katotohanan ito sa pamagitan ni Hesus Nazareno, Panginoon namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasiyang sa kahoy na krus ang sangkatawa'y tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuhang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghalang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo pang lahat. Ipagbunye natin ang misteryo ng pananampalataya. Jesus, naming mahal, iligtas mo kami.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang mga magkakapatid, ating dasalin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang pagbabalik
ni Hesukristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tunghayaan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At pagkaloban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka't nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumairin. Bigay po niyong kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Iyong pagmamalay na darama.
mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami. Umaasa. Kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at lusa, ikaw'y kasama ko. Sama ko, kasay, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po ang iyong available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari na kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip ng kaway na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mahimain at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Humayo kayo, umasa sa Panginoong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos.